Naputulan ka ng kamay ng isang mangingisda matapos sakmalin ng pating habang nangingisda sa Ilocos Sur. Sa ibang bahagi naman ng probinsya, isa pang pating ang nahuli, pinagtulungang hampasin sa kakinain. May unang balita si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balitang Amianan. Emosyonal si Mang Ernesto habang inaalala ang trahedyang sinapit ng bayaw ni si Ruben Unabia habang nasa gitna ng karagatan na bahagi ng puro magsinggal Ilocos Sur. Makasidag kami, ma'am. Nakita rin mo ito. Nakakasadyay, ma'am. So, kahit pagsangsangita. So, alas to nga nang ikotitali, ma'am. Nga nang ila. Nang guwitsi, gudibang ka. Dahil ito naman nakatalapo dyan, ma'am. Naniniwala raw si Ernesto at mga kasama na nakagat ng pating si Mang Ruben na dali-daling dinala sa ospital. Ngayon, nagpapagaling na si Mang Ruben pero putol na ang kanyang kanang kamay. Kwento ni Mang Ruben, nakabingwit siya ng malaking isda nang biglang sinakmal siya ng pating. Kaya si Tari nga niya ay pating. Kaya si Tari nga, hindi nga mag-isip eh. Alak ko nga niya na bandita ko ng Romarlina rin. May itim at kasing laki raw ng kanyang bangka ang pating. Sa dami ng dugong nawala, nawalan siya ng malay. Kwento ng mga mangingisda, hindi na raw bago sa kanila na makakita ng pating malapit sa kanilang mga payaw o rama. Ito ang isang halimbawa ng payaw o rama. Inilulubog ito sa dagat sa kinakabitan ng floater kung saan inilalagay yung mga dahon na pupuntahan ngayon ng mga isda. Kaya kapag may malalaking huli, asahan na rin daw ang nakaabang na pating. Nagkalat sa social media ang video ng isang pating na nalambat sa Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos Sur. Hindi pa matukoy kung kanino ang video, pero ilan sa eksena sa video ay ang paghila sa pating sa pampang at pinagtulungan ng ilang kalalakihan na hampasin hanggang mamatay. Pinagkaguluhan ito ng mga tao roon. Ayon sa chairman ng Barangay Sabangan, nangyari ito noong January 17, bandang alas 5 ng hapon. Naabutan na lang daw nilang kumpol ang tao sa isang bukid kung saan kinatay ang pating at ipinamigay sa mga tao. Hindi raw matukoy ng chairman kung sino ang mga kalalakihan sa video. Nakarating na ito sa kaalaman ng provincial government at BFAR. Kung mapatunayan na endangered ang pating, maaring maharap sa kaso ang mga sangkot. Tinetrace na ng BFAR ang may-ari ng video para sa investigasyon. Nakikipag-communicate mo kami kung kanino po galing yung video para at least pwede siyang makatulong mismo sa amin. Ako si Ivy Hernando para sa GMA Regional TV. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.